guys! Welcome back to my channel. It's Misha May Javier. Today is Wednesday, March 3, 2021. And for today's vlog, magsha-share po ako sa inyo ng effective way para makaipon kahit maliit lang ang ating mga sari-sari store. So, disclaimer lang guys, yung mga isha-share ko sa inyong tips ay base lamang po sa aking sarili. Iba-iba naman po tayo ng way kung paano tayo nag-iipon dito sa ating sari-sari store kasi hindi naman po magkakasinlaki ang ating mga tindahan. So, yun guys, kung gusto nyong panoorin ang aking video, just keep on watching. So, ayan guys, makikita nyo dito yung mga lalagyanan na to. Iba-iba yung sizes niya. So, ito yung way para makaipon ako ng mga pambayad ng bills at mga pambayad dito sa mga paninda na binukod-bukod ko. So, ito yung way ko para meron akong pambayad ng ganito, may pambayad ako sa deliver na ganito. So, isha-share ko sa inyo guys para magkaroon din kayo ng idea and maka-inspire na din ako sa ibang mga sari-sari store owner kahit maliit lang yung kanilang sari-sari store. So, dito na lang ako mag-uumpisa sa lalagyanan na ito. Palilalagyanan ko to ng bubble gum, ng tennis ball bubble gum. So, ang nakasulat dito is, ayan, makikita nyo naman guys, gas. So, dito, naghuhulog ako a day ng 10 pesos. Binabawas ko to sa kita ng tindahan. So, hindi naman masakit ang 10 pesos araw-araw. So, ito yung gas doon sa pagluluto namin. So, para hindi masakit sa bulsa kapag naubos yung laman ng gas, nag-iipon na ako ng 10 pesos a day para kung sakaling maubos yon, meron ng ipon na pambili. Hindi na bigla ang kuha sa benta ng iyong sari-sari store. Kasi kailangan natin yon. Tulad nitong sari-sari store ko, hindi naman siya kalakihan. Kailangan ko talagang mag-ipon araw-araw para kung may sakaling babayaran ako, bigla ang babayaran, ay may makukuhanan ako. So, ito yung unang lalagyanan ko, guys. Tapos, ito naman, na-vlog ko na to dun sa isa kong vlog kung saan nakalaan yung laman nitong si Piggy. Piggy ang name nito kasi Piggy naman talaga siya. So, konti na lang, guys, ay mapupuno na ito. Ang pinaglalaanan ng laman nito is sa extension ng aking sari-sari store. So, kapag napuno to, bibili pa ako ng isang alkansya para dalawa sila. Kasi tingin ko hindi kasha yung laman nito sa pagpapa-extension ng aking store. So, ayan guys, tapos na ako dito kay Piggy. Ibababa ko na siya dito sa baba. Ang pangatlo namang lalagyanan is ito, sahod monthly. Na-inspire ako dun sa isang vlogger na, may sari-sari store din kasi may monthly sahod siya. And napag-isipan ko bakit hindi kaya magkaroon ako ng reward sa sarili ko, diba? Wala naman akong rest day. Simula Lunes hanggang Sunday ay bukas ang aking tindahan. So kaya naisip ko, sahod monthly, pero yearly ata ang kalalabasan nito kasi ang inilalagay ko lang dito, ang hinuhulog ko a day is 5 pesos lang. So, hindi yan masakit sa isang sari-sari store. 5 pesos a day lang yung hinuhulog ko dito. So, hindi naman to minamadali. Okay lang kahit yearly itong mapuno. And dito naman ako guys sa mga tab na to. So, iba-iba yung nakalagay dito. Bali, eto, makaipon para may pambayad ulit sa mga dadating na bills at mga dadating na deliver. So, ito, pambayad ng kuryente ang nakalagay. Pero, ang nakalagay dito, guys, is yung benta ko sa frozen price. Kasi yung pambayad ng kuryente ay ubos na, naibayad ko na po sa Meralco. So, dito ko muna, pansamantala, inilagay yung benta ng frozen price. So, kaya din nakikita ko kung magkano yung linis na kita ko sa price. Kasi bukod nga yung benta niya. And dito naman ako sa benta ng face mask. Yung face mask na tinitinda ko dito guys ay binabaan ko na ang presyo. Dati kasi 6 pesos ang benta ko ng
face mask, pero ngayon ay 3 pesos na lang dito sa store ko. Bali, itong face mask ay pinabenta lang sa akin ng kapatid ko. Bali, meron lang ako doong komisyon na makukuha kapag naubos ko yung face mask. Kasi hindi naman masyadong mabenta dito guys yung face mask. Kasi yung mga face mask ng tao dito is nalalabhan. Minsan lang may bumibili ng disposable na face mask. So, ayan, dito ko siya inilagay sa isang tub. And dito naman, barya na lang po yung laman. Ang nakalagay dito is frozen. Ito po yung lalagyanan ng mga frozen goods ko. Yung mga benta ng frozen goods, dito ko inilalagay. Bali, kaya siya barya na lang is nakapamili na po ako kahapon ng frozen goods. Tapos, dito naman, ayan, kukunti pa po yung laman. Lalagyanan ito ng siomay. So, sa siomay, benta lahat ng siomay, lahat. Lahat-lahat ng benta sa araw, sa susunod na araw, dito ko lang inilalagay. So, yung tubo nito, guys, nakalaan yung tubo nito, hinuhulog ko siya kay Piggy, yung color green kanina na alkan siya. So, pinagsama-sama ng... Bali, yung inuhulog ko pala kay Piggy is yung kalhati ng 10% na kita ng aking sari-sari store and yung kita ng siomay. Yun yung iniipon ko para sa extension ng aking sari-sari store. Tapos dito naman, wala na rin po siyang laman. Mga resibo na lang po. Pambayad ng tubig. So dito ko inilalagay guys yung pambayad ng tubig. So, kumukuha ko a day ng 20 pesos sa kita ng aking sari-sari store. So, a day, 20 pesos. Dito ko siya nilalagay. Para may pambayad ng bills, diba? Hindi masakit sa bulsa kapag bayaran na. And dito naman, sa last na tab, is yung benta ng bigas. So, ayan guys. Yung bigas ko, yung tubo nun, wala siyang napupuntahan. Dito lang talaga sa bigas. So, kung mapapansin nyo yung dati kong bigas, nagsimula lang ako sa isang 25 kilos na bigas. Isang sako lang. So, ngayon guys, yung bigas ko ay umaabot na ng 4 na 25 kilos. So, imagine, 3 na agad yung nadagdag sa mga bigas ko. 3 sako na. Nagsimula lang talaga ako sa isang sako. Tapos, umikot ng umikot hanggang sa naging 4 na sako na yung value ng aking bigas. So, nagpapasalamat ako sa tips na ganito. Kasi kung hindi ko binubukod-bukod yung benta ko sa mga paninda ko is hindi lalago siya. Kasi may mapapabayaan ka dyan na items kapag sama-sama yung benta mo. So, kaya nagbubukod-bukod ako ng benta ko. So, kung mapapansin nyo guys, mga kasari, wala akong kinukuha ng sa sarili ko lang na pera. Kasi hindi ko inaano yung sarili ko na ako yung may-ari nito, sa akin lahat ng benta nito. Bali, hindi ganun guys yung iniisip ko. Iniisip ko na benta yan ng tindahan, hindi para sa akin yung mga benta. So, kapag kumukuha rin ako dito ng mga ginagamit namin is binabayaran ko din para din inaano ko yung sarili ko na customer din ako para isa din yung effective way para hindi malugi yung ating sari-sari store. So yun guys, sana nagustuhan nyo ang aking video. Bago ko po tapusin ang aking vlog, syempre magsha-shoutout po ako sa mga organic viewer ko na hindi nagsasawang sumuporta sa akin. Nandyan pa din sila hanggang ngayon. Shoutout po! Bali, 10 lang po ulit yung aking inilista dito. Shoutout sa'yo, Madam Duday. Cheer up, sis. Huwag kang panghinaan ng loob. Ganun talaga. And madami kaming sumusuporta sa'yo. Huwag kang panghinaan ng loob. Mag-smile ka lang palagi. Shoutout din po, Mike Alvarez. And Save and Invest TV. Shoutout din po. Sai Santos and Josh Official Vlog. Shoutout din po. Mary Grace Budol and Gina Casenas, shoutout din po. Shoutout din po, Wena Bayanin and Madam ST, Rose Jam 11 at yung isa niyang channel, shoutout po, Rose Jam Kitchen. So, mag-subscribe na po kayo kung mahilig kayong magluto sa
second channel ni Madam Esty na Rose Jam Kitchen. Thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And hit the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang video. Bye!